Sa round 1, hahatiin ang ating senatorial candidates sa apat na grupo. Sasalang ang bawat grupo na nagmula sa iba't ibang partido base sa nabunot nilang pagkakasunod-sunod. Ang unang senatorial ball, tatanungin ang nabunot niyang panelist tungkol sa isang issue, paglilinaw sa kanyang track record o kakayahan. 60 seconds ang ibibigay sa kanya para sumagot sa unang tanong at 30 seconds naman para sa sagot kung may follow-up question. Mag-uunahan naman sa pagpindot ng light buzzer ang mga kagrupo ng unang kandidato na may nais itanong o klaruhin sa kanyang sagot. Ang unang pumindot ng light buzzer ang siyang bibigyan ng chance ang magtanong. Isang beses lang pwede magtanong ang bawat senatorial ball sa kapwa nila kandidato para mabigyan lahat ng pagkakataon. Bibigyan ng 30 seconds ang unang kandidato para sa kanyang sagot o paglilinaw. Sino kaya ang magiging legendary sa round na ito? Round 1, start! At makakasama po natin dito sa round 1 bilang mga panelists ang mga haligi ng GMA News and Public Affairs na sina Mel Tianco, Arnold Clavio, Howie Severino, at Jessica Soho. Simulan na natin ang Debate 2019, ang unang grupo. Base po sa mga nabunot nilang pagkakasunod-sunod, Marcos, Colmenares, Alunan, Alejano, at Pimentel. Nakikita po ng mga kandidato ang timer sa kanilang harapan. Sa huling 10 segundo, maririnig niyo po ang tunog na ito. Ayun. At kapag tapos na po ang oras, ito naman po ang inyong maririnig. At pinabunot na po natin yung mga kandidato ng pangalan ng panelists na magtatanong sa kanila sa round na ito. Ang unang sasalang, Governor Aimee Marcos. Governor Marcos, si Ms. Jessica Soho po ang magtatanong sa inyo. Governor Marcos, sinabi nyo na political accusations lang at hindi pa napatunayan sa korte ang mga paratang na ang inyong pamilya ay may ill-gotten wealth. Pero sa datos po ng PCGG o ng Presidential Commission on Good Government, meron ng 170 billion pesos plus na na-recover mula sa inyong pamilya bilang ill-gotten wealth. Paano nyo kukumbinsihin ang mga botante sa Mayo na hindi nga po yun illegal wealth? Napakadami pang kaso na nakapending sa iba't ibang korte. Handa po kaming ipagtanggol ang aming pangalan at alam po natin na yung PCGG ay magpapatuloy. Ngunit ayokong mag-comment kasi interesado po kami. Pero patuloy po namin ipagtatanggol at ipaglalaban. Ebidensya sa ebidensya, dokumento sa dokumento, lahat ng mga paratang ito. Follow-up question po, Governor Marcos. Yes po. Si President Duterte po mismo nagsabi na nakikipag-usap daw po kayo, kayo raw humismo sa kanya para mag-settle. Ibig sabihin, nakahanda po ang inyong pamilya na magbalik nga po nung maybe partial ng inyong wealth na described as ill-gotten. Paano po nyo i-explain ito? My family volunteered to President Duterte na makikipag-ugnayan at magko-cooperate kami sa pagbigay ng impormasyon, anuman ang pwede naming ibigay, anuman ang nalalaman namin, pati na rin ang mga papeles. Dahil alam namin na si Presidente Duterte ay talagang committed sa pagbabago at naniniwala kami sa agenda niya. Alright, ang una pong nakapindot, Congressman Alejano, maaari niyo pong tanungin si Governor Marcos. Ang aking pong tanong dahil sa isyu ng yaman, willing po ba sila magperma ng bank waiver para mapatunayan na wala ho kayong tagong yaman? Wala tayong problema dyan. Matagal na akong nasa gobyerno at taon-taon nagsasubmit kami ng mga SALN. Kaya hindi po problema yan at sa tingin ko pwede namang gawing kwalifikasyon yan para sa ating iba't ibang kandidato. Alright, maraming salamat po Congressman Alejano at Governor Marcos. At ngayong, Ginoong Colmenares, kayo na po ang sasalang. Ang inyo pong nabunot na panelist ay si Howie Severino. Howie! Noong umupo si Pangulong Duterte, nakipag-alyansa ang Makabayan Block sa Majority Coalition na pinamumunuan ng PDP Laban. Pero kinalaunan, bumaklas kayo at sinabing ang administrasyon ay fascist, pro-imperialist at anti-people. Close quote. Inaakusahan ninyo ang gobyerno na lumalabag sa karapatang pantao. Pero ang mga makakaliwang grupo ay inaakusahan din ng Malacañang. Kayo raw ay sumusuporta sa mga communist rebel na gumagawa rin ng karahasan. Paano ninyo pagtutugmain ang inyong pagbatiko sa pamahalaan sa gitna ng mga akusasyon naman ng karahasan sa mga makakaliwang grupo? Any form of human rights violations bilang isang human rights lawyer
kagawa man yan ng AFP, NPA, o iba pang mga rebelding grupo ay dapat po tutulan yan. Kaya hindi po dapat palampasin ang anumang human rights violations. Yun po ang reality ngayon sa Pilipinas. May giyera tayo. Kaya ang panawagan pa namin dyan talaga, dapat po magkaroon ng just and lasting peace. Dapat umupo na ang magkabilang mga grupo sa isang peace talks para ma-address ang roots of the conflict. May mga rason kung bakit may rebellion sa ating bansa. Kahirapan, corruption, political dynasty, at kawalan ng lupa at iba pa't injustice. Kaya dapat lang ma-resolve yan. Kasi kung hindi ma-resolve ang ating giyera sa Pilipinas, hindi magkaroon ng just and lasting peace, patuloy po ang ating nangyayaring karahasan dito sa bansa. Salamat po sa inyong kasagutan. Howie, follow-up question. Sabi niyo, tutol kayo sa lahat ng human rights violation, kahit sino yung gumagawa. Tumutol na ba kayo sa mga human rights violation, o mga allegations of human rights violations by the New People's Army? Yes, pag may halimbawa, may isang kaso na kung saan sa Mindanao, nagkaroon ng isang putok ng granadang may namatay na sibilyan. Para naman sa amin, siyempre, kay sino ang gumawa nun, kay NPA yun, AFP, dapat tutulan yon. Inamin nga naman ng NPA noon na nagkamali sila. So, at least inamin nila. Itong problema natin dito, napakaraming human rights violations ang sinacharge sa military na kung saan hindi nila inaamin, kaya mas tutok ang atensyon ng human rights groups sa kapulisan at military dito. Salamat po. Sa ngayon, ang susunod na pong magsasalita si dating Secretary Rafi Alunan, at ang magtatanong po sa inyo ay si Arnold Clavio. Igan? Secretary, noong 2016 po, may campaign promise si Pangulong Duterte na within 3 to 6 months, masusolusyonan yung kriminalidad. So sa tingin niyo po, bilang DILG Secretary dati, saan nagkaroon ng failure? Ba't hindi po ito naisakatuparan? At ano yung nakikita niyong mga formula para ho masolusyonan ang kriminalidad sa bansa natin? Magandang tanong yan, Arnold. Una-una, matagal po yung pagsugpo ng kriminalidad dahil sa ang reforma ng criminal justice system na matagal ko nang hinihingi, takes time. Sapagkat there are four pillars of the criminal justice system na hawak ng gobyerno. Police, prosecutor, judges, jails. At maraming, alam natin na maraming skalawag po sa bawat pillar. At kung tatanggalin po natin yan, sispahin natin sila, they'll have to go through the civilian processes of discipline. That's why I cannot give a deadline of 3 to 6 months. Pangalawa, it's not just the reform of the criminal justice system. Kailangan patibayin natin ang mga existing na batas, kagaya ng Internal Security Act natin na tawag natin na Human Security Act, at ang Revised Penal Code. Because justice denied is justice delayed, or justice delayed is justice denied. Nung panahon niyo po sa DILG, paano natin na-resolba yung mga police scalawags na binabanggit niyo po? Well, inimposahan namin through OPLAN pagbabago. Yung una-una naming inisyatiba was to remove 67 generals and colonels within the first 6 months ng aming pag-upo sa DILG. At sumunod ang pagkasibak ng mga 3,000 plus police officers in the next 4 years. Thank you very much, Secretary Alunan. Dating Congressman Colmenares, ang una pong pumindot. You may ask your question po. Yes. Tutol po ako sa sagad-sagarang liberalisasyon. Dapat po proteksyonan ng gobyerno ng mga lokal na industriya, katulad ng bigas, asukal, kaysa sa mga foreign investors, mga foreign companies ang nandirito. Ano pong masasabi nyo sa pag-import ng sugar na pinaplano ng Duterte government? Ang sagot ko dyan, kailangan muna, before we import, kailangan natin patibayan muna yung lakas ng ating mga farmers, no? To be able to withstand the onslaught of imports. Marami tayong naligtaan pagdating sa capability building or capacity building ng ating mga magsasaka. All right, thank you. Congressman Alejandro, si Howie Severino naman po ang magtatanong sa inyo. Howie. Okay, Congressman, kadikit ng pangalang Gary Alejandro ang tawag na rebelding sundalo. Naging bahagi kayo ng 2003 Oakwood Mutiny at 2007 Manila Peninsula Siege noong Administrasyong Arroyo. Bilang isang elected official sa kasalukuyan, ano po ang masasabi mo sa mga sibilyang naipit at nadamay sa ginawa ninyong pag-aaklas noon sa dalawang pribadong hotel?
Yes, Awi. Unang-una, hindi po kami nagrebelde sa bandila ng bansa, hindi kami nagrebelde sa taong bayan sa ating gobyerno. In fact, sila ang aming pinaglalaban dahil ang issue ng corruption ay talagang laganap at the time na pumapatay sa mga ordinaryong sibilyan. Kaya nga kami ay nag-aklas. Hindi naman kami nagkukunwari na wala kaming nilabag na batas. In fact, we faced the consequences of our action. We were detained for 7 years. Ngayon po sa mga sibilyan na naipit po, wala po akong nakitang sibilyan na naipit po. No? Dahil ang pagkakaalam ko lamang ay yung mga military na kasama noon at yung nakasama po naming mga sibilyan, sila din po voluntaryong sumama po sa amin. Hindi po namin sila hinikayat. But kahit sino ma pong nalagay sa alanganin at humingi ng tulong po sa amin, hindi po namin pinababaya. Alright, maraming salamat po. Howie, follow-up question? Okay, naniniwala pa rin ba kayo sa rebellion? Lalo na ng mga miyembro ng sandatahang lakas para matupad ang mga pagbabagong nais ninyong mangyari? Alam niyo po, yung mga militaring pumupunta po sa ating mga kadete, ang advice po natin sa kanila, dahil nandito naman po kami sa aming kapusukan na hanapan ng solusyon sa problema, ay pwede po kaming makinig. Kaya ang advice po namin sa kanila, pag-isipan nila ng gusto yan, dahil pwede naman namin i-address ang problema sa Kongreso o Senado. Ngayon po, may dynamics po ang rebellion at hindi po namin control yon. Sa taong bayan po yan at panahon kung sila ay sinisingil ang gobyerno, karapatan po nila yan. Alright, maraming salamat sa inyo, Congressman Alejandro. Tawagin na natin susunod, Senator Coco Pimentel, at ang nabunot nyo namang panelist ay si Mel Tiangco. Mel? Senator, minsan pong sinabi ng ilang kapwa ninyo, mga senador, na naging mabagal, naging mahina ang Senado sa panahon ninyo bilang Senate President. May mga priority bills na wala lang po, naalikabukan lang daw sa Senado. At mismo sa Senate Legislative Information System, nandoon po kayo bilang isa sa mga re-election senators na napakababa ng bilang ng mga naipasang whether authored or co-authored na mga bills, maging resolusyon, napakababa ng bilang eh. Pero eto po kayo ngayon, inihiling na naman ninyo ang boto ng mga taong bayan dyan po sa performance, if I may call it that way, no? In a Senate President. Dapat pa ba kayong ibalik sa Senado? Yung premises po ng tanong ay mali, actually. At saka hindi po tayo nakikikumpit sa paramihan. Kalidad po ang ating mga fa-file na mga bills. At saka hindi ako naniniwala may senador na nagsabi noon. Kasi nga, sa ilalim na aking liderato, no, ako po yung Senate President ng Senado, ang aking binigyan po ng priority, yung pangako, campaign promises kay President Duterte. Kaya nga, ang mga pangako ni President Duterte ay hindi napako. Number one, sabi niya, anong kampanya? Pero alalahanin ninyo, mag-research sa internet. Free irrigation, nabigay po namin yan. Free tuition, nabigay namin yan. Increase in base pay of the police and the military, binigay po namin yan. Under my leadership po yan. Even the independent foreign policy, tumutulong po tayo dyan. So, hindi po totoo yan. And then, let us not compete sa paramihan ng na-file. Ang iba dyan, nagkukopyahan lang. Hindi po ako ganyan. Mm-hmm. Tita Mel, if you have a follow-up question po. Sa makatuwid, Senator Pimentel, ay bakit ho kayo napalitan bilang presidente ng Senado? Agreement po namin lahat yun. Wala pong samaan ng loob. It was really time also for Senator Soto to cap his long career in the Senate with this position, kasi pag-graduate na rin po siya. So, naisip namin, let's give it to Senator Soto to be the Senate President. At ako, believe ako kasi din doon sa tao, I nominated him kasi nung ako po ang Senate President, siya yung majority leader ko. Ang dami ko rin mga tanong, even sa procedure and sa substance, na rene-refer ko po kay Senator Soto, who is now SP. Salamat po. Okay.